blindness of Aling Elvie. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. France Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from a mga kapipul, ito ngayon ang latest update tungkol doon sa kaso ni Nanay Elvie Vergara na minaltrato ni Franz Ruiz na pamilya. Napagkasunduan nila Bato de la Rosa Tolentino at saka Chingo Estrada na itong ikontemp si Franz Ruiz at ipakulong hindi sa Senado kung hindi sa Pasay City Jail. Base kasi sa mga interview ng ABS-CBN, talagang nagsinungaling itong si Franz Ruiz. Kaya kapipul, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, kung bago ka pa lang napadpad, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share ang ating video. Galit na galit talaga itong si Chingo Estrada. Gusto niya talagang ikulong itong si Franz Ruiz. Panoorin na natin ang video, mga kapipo. Masyadong contradicting yung... Marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang sa employment niya sa'yo, nakita mo na na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo na si Raulo, buang yung katulong mo, tapos binigyan mo ng buong tiwa, pagtitiwala. 4 na taon pa, nagsilbi. 4 na taon. Binigyan pa siya ng 4 years. 4 years. So, masyadong halata nagsisinungaling ka. Ako, I can tell you frankly, kahit na i-replay natin yung Mr. Jeff, marami din, may mga polisi dito, Mr. Ganuro. I-play mo nga yung kwan, yung kanina, interview niya, yung TikTok. Mr. Chair, kung pwede. Maba yun, Mr. Chair. May kunting portion ako doon na gusto kong ipakita. Lang. Isang tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung sabi nyo, yung panununtok pa na nakita, gawa ng mga empleyado nyo, nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa police kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling Elvie? Wala po, Your Honor. Itong late ko na lang po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamahan po rin nila. Nung sinabi rin lang kaya po nila sa akin. Kaya hindi na-report sa police? Opo, Your Honor. Mr. Chair, ngayon, portion na tinanong siya kung sinong nanuntok. May sagot siya. Technical. Nangyari. So, sinabi niya. Kung kanya ebidensya. Kung nandaw siya, yun ang pinto po sa amin. So, sa madaling sabi, dinala siya sa akin. Diba nga ano po, mga siguro ay mga 2 weeks pa lang at lang po si Mel. Okay, forward. Binigay ko sa kanya yung sobrado. Okay. Kasi ganito siya na, bago siya pumasok sa akin. Sinuntok. Sinuntok ka sa mga niya. Sasabihin siya. Forward pa. Sinabi ko, sa madaling sabi, kinausap ko siya nung gabi. Sabi ko sa kanya, ngayon, kako, bigyan kita ng pagkakatagatan niya ako. Alipat ang kamay mo. So, well, yun ang mistake niya. Okay. Yung akin, sa tiyanggian ako na iwan ko yung bag. Kaya na gabi ko na nabuklat dahil pagod sa tanghali. Nakukulat, iwalaan ko na pasok sa kwarto ko, walang iba. Ay, ako po, sabi niya ate, ang ginawa ko sa kanggaroon din. Saan mo din na counter? Naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay na ate. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-away-away sila. Then, kasi doon po sila sa area na yon, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam. Next. Wala nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi na, yung bata ay 20 years old.
Lalaki? Lalaki, babae. Tapos ganito po, pag yaka ko nangangayat ka, ano yaka ko pinagpunta dito? Hindi naman siya bulat. O yan. Tumatik po siya dito. Hindi po. Ganito po nangyari. 39 seconds. So bakit po nabulag? Nag-away nga po sila ng kanyang... Pos, doon pa lang. Ako, hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero, yung sagot mo lang na yun, klaro na. Na you're grouping for words. You're, naghanap ka ka ng imbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kikita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panikasinungulingan nung itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Miss France, and those who are willing to testify wants to come out, like for example itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, this our resource person, Mrs. France, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me, and I believe that this woman, Miss France Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries leading to the total blindness of Aling Elvi. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. France Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. France Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. And under the, if I may continue, Senator Estrada, under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And the sergeant at arms may be directed by this committee to detain the person, said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to transfer, to detain Mrs. France Garcia, to commit Mrs. France Garcia to the Pasay City Jail, the chair would perhaps ask the movement to reconsider the Pasay City detention and instead commit said
Mrs. Garcia to the Senate premises for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to retract his modification, or if Senator De La Rosa would support the subsequent motion, amended motion, if I may, the committee would decide accordingly. Senator, yep. Mr. Chair, yep. Senator Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail, because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention in case this committee needs her presence here. Mr. Chair, that was the pleasure of Senator De La Rosa. Before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, may I move for a 1-minute suspension, Mr. Chair? Mag-usap lang tayo tatlo. Session is suspended for 1 minute. The members of the committee will retreat to the adjoining room. There is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato Del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members, and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate, the Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Rosa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights investigation is hereby...